Ano po pinag-alingan mo? Ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. Hindi, ano pinag-alingan mo? Ano pinag-alingan mo? Ano pinag-alingan mo? Hindi mo sa ating malakas, ginamit nyo lang mga kanda color para sa blood-blood nyo at sa men. Dismayado dahil naging kayo sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga stampag. Bakit kaya galit na galit itong si Rendon kay ate, no? Ano kaya nag-trigger sa kanya? Bakit dinuro-duro pa niya yung babae sa video? And ito palang babae nga sa video na to na inaaway ni Rendon at ng Team Malakas ay nagtatrabaho sa munisipyo sa Coron, Palawan. Kailan lang nagpunta ang team ni Rosmar sa Coron, Palawan para magbakasyon? At ayan, kitang-kita naman sa kanilang pictures na pinupo sa kanilang social media. Todo enjoy sila habang nagsiswimming and nag-island hopping. And it turned out na meron pala silang pa-meet and greet sa Palawan. Parang meron daw silang charity event at meron daw mga ayuda na ipamimigay sa mga pupunta. Ayan. And tignan nyo kung gaano kadaming tao ang pumunta sa meet and greet nila Rosmar at ang kanyang team. Ayan. Halos mapuno na yung buong Coliseum ng Palawan. And I'm not sure kung lahat ba yan ay nabigyan ng ayuda or pili lang. Alam ko may mga pa-games daw silang ginawa, like bring me, mga ganyan. So yung mga winners ay may nakuha. Pero hindi ko talaga sure kung lahat ng taong yan, parang libo-libong tao, ay nabigyan nga ba ng ayuda. So, eto na nga. Meron isang babae yung kanina sa video na inaaway ni Rendon. Siya ay nagtatrabaho sa munisipyo at nag-post siya ng kanyang comment or kanyang hinaing sa kanyang Facebook page. Ayan, ang sabi niya, "Dear Rosmar at Team Malakas, ginamit niyo lang ang mga taga-Coron para sa mga pag-vlog-vlog niyo at SOCMED. Dismayado dahil naghihintay sila ng isang oras at gutom. Lalong ginamit niyo mga staff para mag-assess sa inyo. Tapos wala kayong inabot kahit singkong duling. Kayo ba naman magpalaro ng bring me pustiso pero hindi nyo man lang hinawakan? Huwag nyo sabihing malaki pa na ubos nyo kakapamigay kumpara sa kikitain nyo. Sana namigay na lang kayo sa daan na tuwa pa mga tao kesa sa ginawa nyo, pinaasa nyo na ginawa nyo pang bata. Mga matatanda sana na lang inuna nyo. Hinahamon ko ng suntukan si Rendon, maghubad pangyad talaga. Ekis kayo, ayan. And according kay ate, nag-post daw siya dahil marami siyang naririnig at marami din daw siyang babasa sa Facebook nga yung mga side comments tungkol dito sa meet and greet nila Rosmar. Kesyo marami daw yung pinaasa na mabibigyan and may mga staff pa daw na tumulong, nag-assist sa kanila sa event pero kahit singkong duling daw, iwala silang nakuha. Kaya naman galit na galit si Rosmar at ang Team Malakas dahil dito sa paninira daw ni ating nagtitrabaho sa munisipyo ng Palawan. Pero panoorin nyo ang naging reaksyon ni Rendon at ni Rosmar at ang iba pang kasama sa Team Malakas na inaway-away nila, talagang kinumpronta nila si ating nag-post ng kanyang hinaing sa Facebook. Panoorin niyo to. Punta kami dito para mag-enjoy kasi ang gagawin, itabas pa kami. Pumulot kami ako. Eh no, suntukan daw sila na nandun. Tabas pa yung babae. Ikaw ba yun? Babae yun? Ikaw kaya yung hanap na yun? Eh no. Ikaw yun. Ano ba pinag-alingan mo? Ano pinagmamalaki mo? Hindi po, wala. Hindi, ano pinagmamalaki mo? Ano pinagmamalaki mo? Ano pinagmamalaki mo? Hindi mo sa mga ating malakas, ginamit nyo lang mga kanda color para sa blood-blood nyo at SOCMED. Dismayado dahil naging kayo sila ng isang oras at gutom. At lalong ginamit yung mga staff para mag-assist sa inyo. Tapos wala kayo inabot. Nising kong doon. Nag-abot ako ng 3,000 last money ko na yung kanina. Ano po yung nagmamalaki mo? Sino po ba kayo dito? Wala po, staff. Sino kayo dito? Ha? Bakit hindi ka nabigyan? Ay, hindi naman. Pumunta kami dito para tumulong at i-promote yung Coron. Ano ba naman ako? Tumutulong na kami. Sino po yung nagmamalaki nito? Pag pinapayagan ninyo yung mga ganitong staff ng munisipyo, dapat kayo ngayon tumulong. Sino nabigyan? Di ba yan? Kumuha nito ang sila. Hindi naman daw sila nabigyan. Ate, ano ba mayroon dito? Kita nyo nga, mayroon. Nandito po kami para tumulong. So, ayun na nga. Marami naman yung naawa dito kay ating nag-post sa kanyang Facebook account dahil mag-isa lang daw niya pero buong Team Malakas ang talagang umaway sa kanya. Wala man lang siyang katulong na idepensa yung sarili niya. And meron pang paninigaw ni Rosmar, nung Marky, at panunuro or panduduro ni
rin doon. Medyo nakakabastos, no, kapag duduruin ka sa mukha habang kinukumpronta ka. Parang nakakabastos. And usually yan yung mga nagiging start ng gulo kapag dinuduro-duro kang ganyan, which is hindi naman talaga tama. At dahil dito, madami ang nagagalit ngayon kila Rosmar, kila Rendon at ang buong team Malakas. Marami yung kumakampi kay ating nagpost sa kanyang Facebook account. Sabi dito sa Twitter, magbasa tayo ng ilan sa mga comments. Si Rendon at Rosmar, akala mo may-ari ng munisipyo kung makapagpahiya kay ate? Nakakagigil talaga ang mga tao ng duduro. Sa mga taga-Palawan, especially sa Coron, please, ipersona ng grata nyo ang mga to. And sabi pa, born and raised ako sa Palawan, di pwede naman nahimik na lang ako. Hoy, mga tao sa Palawan, ang lakas ng loob nyo, eh di naman kayo kawalan sa turismo ng bayan ng Coron. Di kayo kawalan, pa never again Coron pa kayo sa post nyo. Never again din sa inyo. And sabi pa, dear people and government of Palawan, there are better ways to promote Coron. Hiring people like Rendon and Rosmar are not part of them. Disgusting behavior they're showing. And sabi pa, teka, sino ba kayo? Coron doesn't need you to promote them. Baka kayo ang may kailangan sa Coron for content. Also, the local government staff, especially when it comes to tourism, are very friendly. Mabait mga tao dyan, wag nyo sila duduruin. Gigil nyo ko. And lastly, sabi, kudos sa composure at calmness ni ate. Reason I think kaya lalong nagalit tong mga king inang vloggers na to dahil nonchalant mode si ate. Ha ha ha, good job. And may nag-comment, sabi, umarte, naakala mo sila ang may monopolya sa pagpo-promote ng Coron. Hindi na mamamatay ang turismo ng Coron kahit hindi kayo pumunta dyan. The municipality of Coron should file sa resolution declaring Rosmar, Rendon and their team persona non grata. May pantuduro pa, so ayun, no? Ang daming kumakampi dito kay ate at talagang gigil na gigil sa ginawa nila Rosmar at nila Rendon at ang buong team Malakas na panduduro at pagsisigaw kay ating nagpost sa kanyang Facebook account. So mas madami yung naawa at kumakampi dito kay ate, pero meron din naman yung mga nagtatanggol kila Rosmar nga, tulad nitong content creator na si Makagago. Sabi niya dito ay may point naman daw bakit nagagalit sila Rendon at Rosmar dahil ang goal lang naman daw nila ay tumulong, magbigay ng ayuda, pero may mga ganong negative comments pa ang mga tao. And ang mga influencers daw ay hindi robot, hindi daw sila tulad ng mga artista na talagang may mga sinusunod na protocol. Kaya daw yung mga artista na sumusunod sa character nila kapag nasa public ay mga plastic. Unlike daw sa mga influencers na totoong tao na talagang paggalit, kapag pagod ay talagang sumasabog din, tulad nung naging reaksyon nila Rosmar at Rendon. And it only shows talaga na kahit anong gawin mo, mabuti pa yan or masama, meron talagang masasabi sa inyo ang mga tao. So hindi nyo mapiplease ang lahat ng tao. So sa ginawa nila Rosmar, mabuti naman yung hangarin nilang magbigay ng ayuda. Pero ayun, meron talagang mga negative comments na makukuha sa mga tao around them. Pero kayo ba, anong masasabi nyo sa issue na to? Tama ba ang naging reaksyon nila Rosmar at Rendon dito kay ating nagpost ng kanyang opinion sa kanyang Facebook account? Or medyo OA na, medyo violente na ang approach nila dito kay ate? Comment down below.